ang kuan lagi pangandaman na rin ay mag-abot ng sakit na tapnas sa dautang hangin na ang lawas sa tao ang panit na himong malata. Ito ang ibinunyag ni Sister Cerela Samihon, isang kilalang visionaryo na nakabase sa barangay Tinibgan, Calapi, Bohol. Ipinaliwanag ni Sister Cerela na kanyang nakuha ang mensahe matapos umano mapanaginipan ito ang berhen pasado alas 3:30 ng madaling araw nitong Mayo 30 nitong taon. Ayon sa visionaryo, nagbigay umano ng babala ang berhen tungkol sa darating na dilubyo sa buong mundo na kagagawan ng tao, at ang dilubyo na ito ay magbibigay ng di pangkaraniwang sakit sa balat na maaring ikamatay. Kung ito sa pahibaw, sir, kaya iyahang mensahe na alas 3 kadlaw sa May 13, na doon ay sakit na muabot, na matapunas sa lawas sa panit sa tao. Malagluwi tanawon ang ato ang mga panit ba kay way tambal na ikadapat mag-anam-anam hantod maluya ang tao. Ang pahayag ni Sister Cerela tungkol sa sakit sa balat ay mahahalintulad at maaring mas malalapas sa necrotizing fasciitis, isang sakit sa balat na kung saan ang bakterya ay kumakain ng laman. Sinabi pa umano ng berhen na ang darating na sakit sa balat ay walang gamot. Ito na nalata di tao nga mag-anana, mga nukadagro nga na hantod mag-anam-anam, mo katay-katay sa salawas. Lalo yung tao. Sige na kag may tambal. Sige na kag hila kay daman sa hangin kung dautan. Kilala si Sister Cerela na bisyonaryo magmula pa noong 2013, mula nang mapanaginipan nito ang berhen sa regla o Our Lady of Rules na lumalabas mula sa isang taparan o chopping board, at ang larawan na milagrosong berhen ang siyang ginagamit ngayon sa kanyang panggamot sa mga may sakit. Ayon kay Cerela, ilang beses umanong nagpakita at nakipag-usap sa kanyang panaginip si Mama Mary, pero nitong Mayo 30 lang siya nakatanggap ng isang babala tungkol sa darating na dilubyo. Noong March 18, 2021, una nang napanaginipan ni Sister Cerela ang Senyor Santo Niño na nakahubad at puno ng skin disease ang katawan, at nagbigay din ng babala na sasapitin ito ng sangkatauhan bilang parusa. Ay katong ipadambo ko ni Senyor Santo Niño nga dunay maabot ng mga sakit itong tuan to, March 18. Si Senyor Santo Niño ni padambo na ho. Isa ko gipukaw. Nanay, nanay, magpamata. Pagdanano, ano na ninyo, kadlaw, alas 3. Mag-divine mercy, mag-o-alas 3. Mga alas 3 kapin, tumang kong divine mercy. Tutuki ko na pagputok mga Santo Niño kay Luis ang mga panit lagi, ginukka ba, tagko. Kung ninyo nalakta, luya ang kaninyo. Ito yung si ko. Nasa may tambal anak ninyo na nalakta ng inyong panit? Dali ninyo, kay ato ako kang tabangan hinduan ka ng kadagko yung sa mga luka. Inyong po siya. Nay, walay tambal mahitabo ni inyong sakit. Bisan asa, bisan sa lupo. Walay tambal nga mahitab. Tungod nga silot sa atong amahan na ang iyang paghukom sa kalibutan gilabuan na sa usa ka tawo. Kinausap din umano ng birhen ang bisyonaryo na ipaalam sa lahat ng sangkatauhan na maiwasan lang ang darating na anumang dilubyo sa buhay sa pamamagitan ng pagdasal gamit ang Holy Rosary. Gamiton ang Santos na Rosario kay maokon ang atong taming sa tibuok ng kinabuhi. Ngayon ay isang mensahe na ito. Galilak man siya, ito ang ilahang ito. Ang mensahe ng berhen na ipinadaan sa panaginip ni Sister Cerela halos magkaparehas sa panawagan ng berhen sa Garabandal Apparitions noong 1961 to 1965, kung saan nanawagan ang mahal na berhen sa sangkatauhan sa pagbalik-loob sa Panginoon
pagsamba, pagdasal gamit ang Holy Rosary, pagtanggap kay Kristo bilang tagapagligtas, at pagbisita sa Blessed Sacrament. Dahil kung hindi, chastisement o kaparusahan ang madaranasan ng sangkatauhan.